guys, today ay ipapakita ko sa inyo step by step kung paano magkaroon ng sisiw sa incubator. Ayan. So, start na natin ilagay yung ating mga eggs. Dapat meron siyang mark. Ayan, nilagyan namin ng mark para alam kung ano, kung naba turn na yon. Kasi every day, within 21 days, ay iyong i-turn o gagalawin yung eggs. So, start na natin. Ayan. Isa-isa kong nilalagay ang mga eggs. Ayan. Sa isang incubator ay 12 ang kasya. Ayan. So, we need to turn it morning and evening. Kaya ito may mark para alam natin kung talagang nabaliktad na natin. Ayan, nailagay na natin ng maayos ang lahat ng eggs. So, takpan na natin at iset ang timer o yung heat. Ayan. So, sinet namin sa 38.5 like that. Okay. This is the day one. Set the temperature of the incubator into 38.5. Now is our second day. So, isa-isahin nating baligtarin o i-turn ang mga eggs. Ayan. So, makikita nyo naman na nabaligtad nyo ng lahat kung makikita nyo sa marka. Ayan. Ayan, kagaya niyang ginagawa ko. Ayan. So, make sure na talagang na baligtad yung lahat para pantay-pantay sila. And then, after natin mabaligtad, ayan na. So, takpan na muli natin. Ayan, kasi dapat is, yung temperature niya is laging nandyan. Ayan, 38.8. At 38.5. Ayan, dapat is lagi sila naka-temperature. Ayan, nasa day 3 na tayo. Isa-isa pa rin natin baligtarin at galawin ang mga eggs. Ayan. Yes, we are on 3 days and kaya need natin ng lagyan ng water. Ayan, in the middle, ayan yung sa hole, lagyan natin ng water para ma-moist yung mga egg. Ayan.
Ayan, today is our 16th day ng pag-incubator. So, lagyan natin ng tubig. Ayan, warm water. Maligam-gam siya. Ayan. So, ito na yung last na paglalagay natin ng tubig dahil kailangan ng mga eggs na ma-moisturize para madali silang makalabas yung mga sisiw. Okay, ayan, sarado na natin. Yes, nag-crack na yung eggs. Now, the first baby is coming. Yay! Come on, baby, come on. Yay. Yes, yes. Whoa. Oh, yes. Oh, what's that? It's black. It's black. This one is black. Il est noir. C'est le Brahma, non? Go, my baby, go. Go. Yes, go. Yes. Oh, yeah. Look. Yes. Yeah, my baby, come on. You want to remove the cochlea? No, you can remove it. No. You told me no. Nice, huh? That's the first baby chicken from the incubator. Look, the big Oh, it's bigger, flatter. Big one, nice, big fitter. Oh, yeah. Oh, yeah. Very bigger. It's very big. Oh. My God. Yes. Yes, my baby. I put it, baby. It's warm. You need warmness. Okay. Okay. Wait. Okay, put it back. Huh? Okay, put it back. Yes, tuluyan na nakalabas yung chicks sa kanyang shell. So, hintayin lang natin siyang matuyo and then isi-segregate na natin at ilalagay sa another na lalagyan para tahimik yung ibang eggs, hindi magalaw. After dito, ilalagay naman natin siya sa isang lalagyan para magkaroon ng space yung mga another na lalabas. Ayan, so, lalagay natin sa ibang lalagyan. Ayan na, may tatlo na namang lumabas. Ayan, yellow and gray. Ayan, magiging white siya and gray. And then, I think, yan na yung last dahil wala nang significance na meron pang nagtitik-tik na mga, ano, na kung talaga may lalabas pa, so wala nang butas, yung ibang egg. So, I think, apat lang ang ating mga chicks. Ayan na sila. Diba? After 3 days, ayan na ang kanilang itsura. Ayan, ang cute nila, diba? Ayan. Ito ang aming chicks from the incubator or from the ball. Ayan sila. Ang cute, di ba? Ayan, sa 12 na itlog na nilagay namin sa incubator, abali, 4 lang yung nabuhay. So, mga itlog yan ang aming mga inahin. Ayan, so nilagay namin sa incubator. Ngayon ay mga sisiw na sila. Ayan, di ba? Ang cute-cute nila. So, nagkaroon na, meron na naman kami panibagong inilagay. Yun naman eh, mga eggs from our neighbor. Ayan, iba-ibang klase rin ng race ng chicken. So, ayan. Ang aming mga cute little chicks. Ayan. See our baby chicken. Diba ang cute-cute nila? Ayan, this is from our incubator or from the ball. Ayan, oh, diba? Ang cute nila. Nilang mga cute little chicken from the incubator.
Ayan ang aming mga baby chicks from the incubator. Ang two little chicken. Ayan. From the ball. Ayan. Dyan, doon sila pinanganak sa incubator. Pero makikita nyo na parang normal lang sila at talagang malulusog. Ayan sila. So, after 4 days ng kanilang pagsilang, eto na sila. Ang cute-cute, diba?